ang ating unang rice bowl recipe, ang lemon chicken with tomato sauce. Kailangan ng kalahating kilong chicken breast, isang pirasong lemon, bawang, paminta, asin, vegetable oil, isang sibuyas, apat na kamatis, dahon ng basil, at isang tasang tomato sauce. Pagsabahin ng bawang, katas ng lemon, at balat ng lemon sa isang bowl. Lagyan ito ng asin at paminta. Sa loob ng 30 minutes, dito i-marinate ang manok na hiniwa ng maninipis. Kung wala kayong lemon na makuha or mabili, you could use calamansi. Hindi na kailangan gamitin yung balat, yung juice na lang ilalagay. Iprito ang manok pero huwag hayaang ma-overcook. Tumitigas kasi ang chicken breast kapag nasobrahan ng pagkaluto. Sa parehong pan, lalagyan natin ang isang bawang, isang sibuyas, at hayaan natin siyang mag-caramelize muna ng konti. Tsaka ilagay ang kamatis. Ilagay ang dahon ng basil, asin, at paminta. Ang huli nating lalagay, tomato sauce. Ang manok na unang iniluto, hiwain ng maliliit, tsaka ilagay sa rice bowl at ilagay ang nilutong gulay. Ang presyo nito, 160 pesos para sa apat na tao. Ang susunod naman, vegetable rice bowl with mushroom. Ang mga sangkap, isang kutsarang butter, sibuyas, isang tasang mushroom, dalawang tangkay ng celery, dalawang tasang mixed vegetables na pinaghalong green peas, mais at carrots, dahon ng basil, paminta, at 1/4 cup ng keso na hiniwa ng maliliit. Sa isang pan, lagay po natin ang butter. Igisa ang sibuyas. Unahin po natin ang celery kasi itong pinakamatigas. Sunod na ilagay ang mushroom. Add na natin lahat ng mixed vegetables. Timplahan ng asin. Ilagay ang dahon ng basil at paminta. Ang huli natin lalagay ay cheese. Siya yung parang magiging sauce ng gulay. Matapos ang 5 minuto, ready na ang ating vegetable rice bowl with mushroom. Sa halagang 140 pesos, maaari na itong pagsaluhan ng 4 na tao. Ang huli naming ihahain ang rice bowl with eggplant and tofu. Napakadali po nitong gawin, mga kapuso. Ang kailangan lang, vegetable oil, sibuyas, isang talong na hiniwa ng maliliit, tokwa, tubig, at oyster sauce. Igisa po natin sa mantika ang sibuyas at ang talong. Pag nagluluto kayo ng talong, you have to be very careful sa dami ng mantika nilalagay nyo. Kasi ang talong, parang spongha yan, it absorbs a lot of things, including oil. Sunod na ilagay ang tubig at ang tokwa. Haluin ng mabuti. Ang eggplant ay po-fall sa vegetable A. Kung ang kakainin mo ay 1/2 cup lang, wala kang makukuhang calories. Pero, tatlo lahat ng kailangan mong nutrients. Ang tofu, soybean yan. So, wala siyang cholesterol, wala siyang fat. Tsaka natin ngayon ilagay yung oyster sauce. Sa loob ng 1 minuto, ready ng ating rice bowl with eggplant and tofu. Halos 100 pesos lang ang magagastos dito para sa 4 na tao. Hindi naman kailangang mag-guilty kapag napapasarap ang kain ng kanin. Dahil sa tamang dami nito at balanseng kombinasyon ng masusustansyang prutas at gulay, maaari nang ma-enjoy ng lubos ang palaging bida sa ating hapagkainan.